Okay, muli, good evening. Ngayon naman, tungkol naman sa algebraic expression ang didiscuss natin. I'm not math major, pero at least kahit pa paano naman may alam ako sa math, sa algebraic expression. Actually, mas nung high school ako, mas mataas ang grade ko sa math kumpara sa English. Sa math ko, I think 91 ang general average ko, sa English 78. Kaya nag-focus ako sa English sa major ko nung college. So anyway, so algebraic expression. Pag sinabi algebraic expression, ito naman yung mga composed of letters and numbers. So, expression, pag-asama-samahin mo yung common like terms. But be very careful. Take note on this, ha. Dito marami nagkakamali at nagkakaroon ng zero. Ang point lang nila is point for the effort. So, tatandaan natin na sa algebraic expression, napaka-importante ng maintindihan mo yung common like terms. Pag sinabing common like terms, pareha sila, di ba, ang yung terms na tinatawag, ito yung numbers, maaaring yung number na ito, may kasamang variables, yung x, yung y, yung z, yun yung sinasabi nating term. Kapag meron siyang exponent, yung maliit na number sa taas, yung maliit na number sa taas, kasama siya dun sa term na yon. So, ang kailangan mong ma-identify, yung kaparehas niya ng exponent at the same time yung letter. Kung wala exponent, wala ka ng problema dun. Maghanap ka lang ng term na kagaya niya. Kunyari, x yan. Maghanap ka ng ibang x na walang exponent na kagaya niya. Pagkasama-samahin mo ngayon. Kapag x squared, yung may maliit na to sa taas, kunyari, 2x squared. So, hahanap ka ngayon ng x squared. Kahit na iba yung number niya. Kunyari, 3x squared yan, 4x squared, okay lang. Basta parehas siya na x tsaka squared. Maliwanag po. Kung halimbawa, dalawa yung variable, kunyari 2x and y squared, kailangan makahanap ka ng kaparehas niya na mayroong x, y squared. Gets mo? So, kailangan parehas siya na x, y, and squared. And then also, kung halimbawa, 2x squared, y squared, isang term pa rin yan. 2x squared, y squared. Ang kailangan mo makita ay meron ding x squared tsaka y squared. Kahit iba yung base number na meron siya. And then, saka mo siya pwedeng pagsamahin. Yan yung first tip. Pangalawa, kailangan yung sign, it is very, very important. Tatandaan ninyo, kapag negative, mas malaki sa positive, ang magiging sagot niyan dapat is negative. Kung plus and minus, kung subtraction and addition. Again, kapag negative plus positive, kung ano yung mas malaking number, yun yung ipa-follow mo na sign. Halimbawa, negative 3 plus 2. So, ang sagot mo definitely is negative 1. Sir, paano kung kunyari nauna yung positive? Ganun pa rin, the same principle. So, positive 3 minus 2 or positive 3 minus 4, the answer is negative 4. Maliwanag po. Kung ano yung sign, siya rin yung inyong operation na gagamitin. Maliwanag po. Paano sir kung parehas minus bago negative pa? Okay, dyan magkakatalo. Magkakaroon tayo ng tinatawag na multiplication of signs or multiplication of terms. Halimbawa, negative 1 minus negative 2. Minus na bago negative pa. Meron kang operation na minus bago may negative sign ka pa. Hindi, mamaya meron ako example. So, negative 1 minus negative 1. So, ngayon, negative 1. Nasa unahan, disregard mo muna. So, operation muna tayo sa PEMDAS. So, unahin natin yung multiplication. So, negative sign minus negative 1. So, ang magiging sagot dyan, definitely, negative times negative equals positive. So, ang magiging operation mo ngayon is negative 1 plus 1. Ulitin ko, disregard mo yung negative 1 mo muna, operate mo muna yung dalawa, yung negative sign, and then, yung iyong term na negative 1. So, negative sign, which is minus. Kasi, ang tawag niya, meron yung tinatawag ng automatic invisible 1. Yung mga sign. Yung plus, minus, multiplication, division. Meron yung invisible 1 lagi na hindi natin nakikita. No? Teacher lang nakikita niyan. Kaya, bilang estudyante, dapat malaman mo yan. So, ibig sabihin, minus sign. So, imagine mo na lang na meron yung 1. So, ibig sabihin, negative 1 times negative 1. Kaya, magiging positive 1 siya ngayon. Maliwanag? So again, para hindi na kayo malito, basta imagine mo, negative times negative 1. So negative times negative equals positive, kaya ang magiging operation mo ngayon is negative 1 plus 1. So ang sagot is 0, automatic madededuct na siya
or ma-eliminate sa iyong operation. So, proceed tayo dun sa example na kinuha ko sa Google. So, ito siya. So, ito yung steps sa pag-simplify ng algebraic expression. One, if there are any parentheses, use the distributive property to clear parentheses and multiply parentheses by multiplying the factors by the terms inside the parentheses. So, PEMDAS nga, di ba? So, PEMDAS, una yung parentheses. Pangalawa, yung exponent. Kung may kailangan kang i-multiply from the exponent. Kasi pag walang variable, yung exponent mo, kailangan mong i-multiply by itself yung base number mo. So, kailangan mo ma-eliminate yun. Pero kung wala variable lang, so no need to do that. And then after that, combine like terms. So, basta ang goal mo, mawala yung parenthesis. Hindi pwedeng may parenthesis sa algebraic expression. Natandaan, hindi pwedeng may parenthesis sa algebraic expression answer. So, pangalawa, combine like terms na. So, just like this example. So, eto, no? So, di ko lang kung titinaw ko meron ditong anong tawag dito? Yung pen. Sorry, mukhang walang pen. So, wala siyang pen. So, hindi ko siya magagawa. So, wala. Wala siyang pen sa PowerPoint na to. So, anyway. So, going back. So, ito na lang. So, isa-isayin ko na lang yung words ha, para makita ninyo kung maintindihan ninyo. Lilitan ko lang yung video picture ko o lilipat ko lang sa taas. Yan. So, alam nyo naman yung definition doon tayo sa example focus. So, ito. To yan. Yan yung 5. Ayun. Wala na naman. So, 5 multiplied by 2x squared plus 5x squared minus 8 minus 3 or negative 3 times 4x squared plus 5x minus 2. Kailangan mawala yung parenthesis. That is your goal. So, kapag meron kang base number outside. So, yung number na yan, yung number 5. Sayang talaga, wala akong pen eh. So, yung 5 na yan sa labas, so, imumultiply mo yan isa-isa sa bawat nasa loob ng parenthesis. So, tatandaan ninyo, yung magdi-divide o yung maghahati sa mga terms is yung sign. So, kagaya nito, yung plus. Wala talaga. Ay, sorry, nawala. Okay, so yung 5, again, doon tayo sa ano, itong 5 na nasa labas, sa example natin, 5, itatimes mo siya dahil parenthesis yan, multiplication ang ibig sabihin yan. So, yung multiply mo siya sa bawat term. So, yan, example to. So, again, yung division o yung paghiwalay ng bawat term is yung sign. So, kagaya nito, 2x cubed, one term, kasi meron ng positive sign after him, or after that term, and then 5x squared, mahiwalay siya sa negative 8, kasi meron siyang sign. Maliwanag po? So, I hope na nagiging maliwanag tayo. So, 5 times 2x cubed. So, wala siyang exponent. So, yung cube, wala siyang mangyayari. Walang mangyayari sa cube mo kasi wala siyang exponent, yung 5 sa labas. So, 5 times 2 is 10. And then, yung x, bring down mo lang. Kasi 5 times x, automatic, bring down mo lang yung ano mo, yung x cube mo. Kasi yung ito times mo lang is yung 5 saka 2. Okay? So, next. 5 times 5, 25, and then yung x, wala namang x tong 5 mo sa labas, kaya bring down mo lang yung x mo. So, kaya 25x squared. So, ngayon, negative 8 times positive 5, or positive 5 times negative 8. So, negative times positive is always negative. Magunaw man ang mundo, maghiwalay man kayo ng boyfriend mo or girlfriend mo, negative yan, ha? Negative times positive times negative, it is always negative. So, 5 times 8 is 40. So, negative yung sign dahil positive times negative tayo. Okay. Now, let's proceed. So, dito tayo ngayon sa negative 3. Negative 3 times positive 4x squared. So, negative times positive again. So, negative ang sign. Bring down the negative sign. So, negative 3 times 4 is 12. So, negative 12. And then, bring down the variable and the exponent x squared. So, and then after that, yung next term naman, negative times positive 5x, it is negative 15x.
negative times negative 2. Ayan, negative times negative, it is positive. So, negative times negative, it is positive. So, now, the answer is 3 times 2, 6. So, positive ang iyong sign. Ngayon, pag sama-samahin natin yung common like terms, ano-ano ba yung magkakaparehas? 10x cubed. So, ang kailangan mong mahanap is yung x cubed. Meron ba? So, kung wala, just bring down. Wala ka ng ibang gagawin. Huwag na pahirapan sarili mo, ha? So, just bring it down. So, 10x cubed, bring down. So, yung 25x squared, hanap tayo ng kaparehas. Okay, meron. So, 25 or positive 25x squared plus negative 12x cubed or minus 12x cubed. So, napakadali lang, 25 minus 12, it is 13x squared kasi pareha sila ng exponent at pareha sila ng variable. Kaya sila yung common, like terms, kaya nga common, eh, pareha sila, di ba? So, the answer is 13x squared. Negative 40, so wala siyang variable, so hanap ka ngayon ng kaparehas niya. Okay, so meron, dahil merong 6 dito. So, negative 40 plus 6. So, mag-iisagot mo, imaminus mo itong 6 kasi positive siya, doon sa 40. So, the answer will be 34. Kasi yung 40, babawasan mo ngayon ng 6. Dahil positive to, ito naman ay negative. Now, so, meron na iwan na 15x. So, yung 15x, wala siyang kapareha, so just bring it down. So, nire-reshuffle siya. Bakit siya nire-reshuffle? Kasi dapat highest variable or highest exponent rather going to no exponent. So, kagaya nito, x. So, x cubed, 10x cubed, kaya siya yung nauna, 13x squared, dahil squared siya, and then negative 15x, wala siyang square root or wala siyang exponent, and then the base number, yung walang variable na tinatawag. Ngayon, sir, paano kung letter A yan? So, mauna yung A, definitely. Okay? Ano tayo? Alphabetical, A to Z. Maliwanag po, again, A to Z. Kung meron dyan 10A, so mauna yung 10A. And then, after that, is yung mga susunod na letters na. So, 10x cubed, dahil meron siyang 3. Sa exponent, yung pinakamataas na exponent, going to the lower exponent. Pero, una mong i-consider is yung letter. So, kung A yan, kahit na may x to the power 1,000 ka pa, to the 1,000th power pa yan, mauna pa rin yung A. Naliwanag po? So, the final answer is 10x cubed plus 13x squared minus 15x minus 34. So, I hope na malinaw tayo. So, next example. So, ito yung step-by-step lang na ginawa. So, common like terms, 4x plus 3x is equals to 7x. 8, wala siyang variable, plus 7, wala rin variable, is 15. So, your answer is 7x plus 15. Okay, so now, dito tayo ngayon sa pangatlo. Example ito, wala tong sagot. So, sasagutin natin one by one. Try natin kung kaya natin, ha? So, x cubed plus 3x squared minus 2x cubed plus 2x minus x squared plus 3 minus x. Medyo marami yung term, di ba? Pero huwag tayong matakot. So, medyo hirapan lang natin. Lagyan natin ng parenthesis. Medyo mayabang ako, eh. Lagyan natin ng parenthesis para medyo may thrill. Tanggalin natin tong sign. Ay, sorry. Gawin natin ito para maganda. Hindi, sama na natin tong x para example ko lang to, invento ko lang to, ha, pero let's answer. So, lagyan natin to na number para medyo mahirap-hirap. So, minus natin, yan, para magdikit. Ito, lagyan natin ng parenthesis, ha. Ah. Ayan, okay. So, para medyo mahirap-hirap naman, may thrill. So, ang term natin ngayon is 2 times negative x cubed plus 3x squared minus 2x cubed multiplied by 2x minus x squared plus 3
minus x. So, sagutan natin ngayon. So, ngayon, 2 times x cubed. So, ito muna, i-multiply muna natin yan bago i-multiply natin itong 2 dito. Okay? So, isa-isa. So, 2 times x cubed, definitely, copy mo lang yan. So, the answer will be, yan. So, the answer will be 2x cubed. So, lakihan natin para masaya. Para madali natin makakita sa screen. So, 2x cubed. Then, 2 times 3x squared. So, positive siya. Just copy the sign. Copy the sign. Ano ba yan? Ang liit. So, copy the sign. Ang liit. Ay, sa taas. Ano ba yan? Okay, so, sige. Ano ba ito? Okay, plus. Ayan, so 2 times 3x squared. So the answer will be 2 times 3 is 6. And then copy the exponent and the variable. So 6x squared. So I hope tama yung sinabi ko, no? Pag mali ako, pwede nyo ko i-correct sa comment section. Ayan, okay, lakihan lang natin. Okay, 3x squared. Ah, sorry, 6. That is 6x squared. Kasi 2 times 3 is 6x squared. So ngayon, wala tayong parenthesis sa una. So ngayon, dito naman tayo sa pangalawa. So negative, ito medyo mahirap. So negative 2x cubed times 2x. So, tatandaan natin na itong exponent dito, meron yung tinatawag na invisible 1. Itong x na to, yan. X, meron yung invisible 1 sa taas. So, kapag meron kang exponent na imumultiply, meron kang base number, bago meron, ito, di ba? So, meron kang base number, ito, itong 2. O, yung term na yan, yung 2x, saka itong negative 2x cube. So, kailangan mong i-add yung exponent sa variable. Yung exponent, i-add mo kapag multiplication yung base 4. So, again, meron itong invisible 1, itong 2x na yan sa taas. So, negative 2x times 2x, definitely, the answer is negative. Copy lang natin, ha? So, base, lakihan natin. So, the answer is negative. Pero, 4 na siya, yung base 4. And then, your exponent is 4. Ay, sorry, ba't yun? Ipapakopy natin itong exponent. The answer is 4. Sir Marvin, bakit naging 4? Eh, 3 lang yan. Kasi nga po, meron siyang invisible 1 na tinatawag sa taas. Itong 2x na to. Itong 2x na yan, meron yung 1 sa taas. Ha? Meron yung 1 sa taas na invisible, din yung nakikita. So, pag inad mo yan, 1 plus 3 sa exponent na to, that is 4. Na gets? So, ang exponent, kapag multiplication, kagaya nito, pinultiply mo yung dalawang term, ipa-plus mo yung exponent. Okay, maliwanag? So, next. So, negative 2x cubed times negative x squared. So, meron siyang x squared, so magiging 3 plus 2, so 5, yung exponent mo ngayon. Negative 2 times negative x, that is positive 2. Okay? So magiging positive na to, so plus, pakihan ko lang. So magiging 5 na siya. Okay, next. Positive 2x to the 5th power kasi 2 plus 3. So ngayon, negative 2x cubed times positive 3. So the answer is negative. Okay, ito na nga lang. Okay. The answer is negative. Dito tayo, no? So, negative 6x cubed. Negative 6x cubed kasi negative times positive. So, negative 2x cubed times positive 3.
Kaya negative 3x cubed. Ngayon, negative 2x cubed times negative x. Again, may invisible 1 yan sa taas. So, the answer will be okay. So, negative times negative, that will become a positive sign. Ay, lumiit. Okay, so sa taas yung sign. Okay, anyway, so the answer will be 2x to the 4th power. Okay, bakit to the 4th power, sir? Again, kasi nga po ay merong invisible 1 tong x na to. So, 1 plus 3 again, that is to the 4th power. Again, at equal sign. So, ngayon, wala na yung parenthesis, di ba? So, let's add common like terms. So, pinakamataas muna para hindi tayo malito. Ano yung pinakamataas na exponent? That is to the 5th power. Meron pa bang iba? So, kung wala, just copy and then paste. And then, that is your answer already. Okay, so yan na yung final answer mo. Next, ano yung mas malaking exponent? That is 4th power. So, meron ka pares ba yung 4? Okay, so meron tayong dalawa. So, the negative 4x to the 4th power and the positive 2x to the 4th power. Now, negative 4 plus 2x to the 4th power. So, the operation will become negative or your term will become negative dahil mas mataas yung negative sign mo. So, again, negative 4x to the 4th power plus 2x to the 4th power will be, of course, 2. Kasi 4 minus 2 is 2. Or negative 4 plus 2. So, babawasan mo yung negative ng positive. So, magiging negative 2. Sir, ba't dinabago exponent? Kasi, addition na lang tayo or subtraction. Sa multiplication lang at division, nangyayari yan. Sa multiplication, i-add mo yung exponent. Sa division, i-minus mo naman. So, there will be another video for that. Now, anong sunod sa 4 is, of course, yung cube. So, meron tayong dalawa. Negative 6x cube. At yung to. Ay, sorry. So, tong 2x cube. So, negative mas malaki. So, meron kang positive 2x cube dito. So, negative 2x cube plus 2x cube. That is, ayan, lakihan lang natin. That will be, of course, 6 minus 2. 4, and then copy the exponent and the variable. After x cube, meron bang natitira? I think meron pa. So, meron pa tayo natirang, yan. So, 6x squared, just copy, dahil wala siyang kaparehas, and then copy the sign. Ayan. And then, this is your final answer now. So, 2x to the 5th power minus 2x to the 4th power minus 4x cubed plus 6x squared. So, yan yung iyong final answer. Okay, I hope na naging maliwanag po ito, no, yung algebraic expression. Medyo mahabang discussion, pero I hope na nakatulong. So, ganun na siya kasimple. Just always take note on the tips para hindi tayo malito. Okay? So, again, yun lamang po. And good evening sa ating lahat.